Hi, good morning. Kumusta naman tayo dyan, guys? So Friday today, medyo maano, malamig na naman. Makulimlim at mahangin, malamig yung kanyang ano, bali nasa 12 degrees tayo ngayon. 12 degrees kasi medyo paano na yung weather ngayon dito, pa bago-bago na. Kaya siyempre, hindi naman tayo nakapag-jacket, pero meron naman tayong the best. Meron tayong chaleco, kung chaleco, sabi nga nila. So, baling gagawin natin, guys, ay magbubunot tayo dito ngayon ng mga damo. Ito, alagan natin itong ano, kasi nung pinutulan ko to, hindi ko na pinilm, hindi ko na binidyo. So, bali dito lang tayo, konti lang pa. Konti pa lang naman yung ano, yung hindi yung tumubong ano, kasi pag hindi nadamuhan to, hangin ng ano yan, ng kanyang ang tawag dito, ng uod. Ayan, so yun, samahan niyo ako, guys. Magsuot lang tayo ng guantes para hindi masyadong maaming ano natin, kasi puro kalyo na. Magaspang na, guys. Parang nandun ka lang sa ano, nandun ka lang sa bukid. Naggagapas na at kumukuha ng mga ano, kumukuha ng mga pagkain ng kwan. Gamit pala natin ay carrot. May carrot din sila dito sa Taiwan. Pero yung carrot nila ay yung ano na to, yung sabon. Sa atin, hindi mo pang paayos eh, papanday mo ba? Kami sa amin eh, may sa probinsya, may nagpapanday din. Pero pag may nagpanday, mas malaki na yung ano, malaki na yung mga ipinipin. Pero hanggang ngayon, guys, itong bulaklak na to, hanggang ngayon hindi ko pa alam kung ano talaga yung pangalan niya. Kasi kahit man sinasabi nila sa akin, hindi ko maano eh, hindi ko ina narinig ko dito, narinig dito, labas doon sa kabila. Kasi ano lang to, yung bulaklak na ano lang to, sa para sa winter lang, guys. Kaya dito ko nalaman na may bulaklak pala na pang winter, may bulaklak din na pang summer. Siyempre, dati kasi hindi naman tayo ganito talaga yung ano natin nung panahon na yon, kasi yung tinatanim lang natin nung ano tayo sa Pinas, tabako, mais, mani, palay, ayan, mga talong. Ayan, guys, sa totoo lang talaga naranasan ko na yun. Kami ng airpot, labi ng bahay, naranasan ko na rin paano nagtanim ng ano, kunting kwento lang. Naranasan ko rin nagtanim ng bawang, sibuyas, nung malakas si airpot nung ano pa lang tayo noon, nung high school, elementary. Yan, kasi ako yung laging ano ni airpot dati sa bukid noon. Kaya yun yung mga hindi ko rin makakalimutan sa kanya, yung mga tinuturo niya na lagi kang nasa baba lang, stay humble lang lagi. Yan, yun ako kay airpot, talagang at saka mapagkaibigan talaga yon. Pag nagmumotor yon, pag yung halimbawa binati siya ng good morning, hintuan niya yon. Hintuan niya, okay, makikipagkwinta, nangungumusta, ganun-ganun. Yun, pero ano talaga nung, guys,
Meron pa kami yung ano, tatanim pa kami ng ano, palay. Ay, mais, yung mais na hindi siya pang ano, pang kain. Hindi pang benta, kundi pang pakain ng ano, ng baka. Kasi pag tag-ulan sa amin mahirap, walang ano, walang makuhang, mahirap kumuha ng pagkain doon sa pilapil, sa bukid. Kasi ang ano sa amin, ang baka sa amin noon, ikaw yung kukuha ng pagkain doon sa bukid. Pag summer naman, nako, grabe, ang hirap. Kasi tuyo yung mga ano, tuyo yung mga bukid, kasi walang ano sa amin guys, malayo ang tubig, patubig sa amin. Kaya pag nagtanim ka ng palay, isang beses lang sa isang taon. Kaya yung mga palayan, yung may palayan na malapit sa irrigation, grabe. Yun yung ano, yun yung maganda. Talagang kahit 3 times intercropping ka nga, ika nga, tatlong beses ka na magtanim ng palay sa isang taon. Kaya pag may mga ganun lupa kayo guys, samantalahin nyo na. Talagang ang hirap pag walang ano, kasi doon tayo lumaki sa paghihila ng ano, paghihila ng yung hose. Kung alam nyo yung hose na pangpatubig guys, tapos bubuhatin mo yung ano, yung motor, water pump. Alas ano pa lang, 5:30 pa lang, gumigising ka na, gayak ka na, kape, tapos babaonan na lang kami dun sa ano kuang guys, pag mga oras ng kainan, alas 7, alas 8, depende kung anong oras makaluto si mama nun. Yung panahon na taniman namin ng ano, kalakasan ng tabako. Guys, kasi maganda rin sa tabako, pag napalaki mo at saka nag-ano ka, mag-ani ka, mga minsan, 2 beses sa 1 linggo, linggo-linggo ka nagbebenta ng tabako. Ayun, linggo-linggo, may pera. Pero grabe, sobrang ano yun guys, sobrang matrabaho. Kaya dito, sanay tayo sa mga ganitong bagay. Kasi pag tinanim mo yung tabako, araw-araw mo nang alagaan yun. Talagang bibisitahin mo araw-araw, kung may namatay, palitan mo, gano'n. Tapos magbabayar kami yun pag ano, sa pag-uwi ng school, magkano kami bayar kami ng tabako, ganun. Kaya lumaki ako guys na may mga alagang baboy. Yun, mga hindi pa nakakaalam, 9 years old, may paanakan na kami nun, mag-ina, inahin na baboy, ganun. Nagpumpisa kami sa isa, ibang tatlo hanggang ano, yung hanggang tatlo lang kami, kasi kung ano yung ano noon, pinapalaki namin. Kaya maganda. So, lipat tayo doon. Habang nagkikinto tayo, bubunot para happy. Nasanay tayo sa kuan guys, sa mabibigat na trabaho, diba? Hindi yata tayo makita doon. Ayan, kaya gusto ko rin sana sa mga anak ko para nasang ano ba, yung gusto ko lang ipakita kung saan ako nang galing, kung ano yung trabaho ng ganun. Yung pupunta ka doon, makikipag-ani ka, naranasan ko lahat yun, yung makikipag-ani ka,
sa kasama namin, mga pinsan namin. Oh, shout out sa mga pinsan namin ngayon. Yung isa naming pinsan nasa Canada na. Shout out sa iyo, Ruel. Minsan umaabsent kami tapos para makipag-ani lang yung mga tita namin. Yun, kasama yung mga tita namin na walang asawa, sila yung mga kasama namin. Yeah. Masaya yung mga ganong guys. Yung mga ganong moment, yung may mga kulitan. Di ba? Sino nakakaranas dyan? Shut up naman. Yeah, ito. Hanggang ngayon, kahit pa rin, hawak natin, di ba? Ang pinagkaiba lang, siyempre, pinagkaiba lang, mas malaki lang sahod ng konti. Ito, pwede na rin, di ba? Sa akin naman, guys, importante naman sa akin ay trabaho tayo at kumikita ng marangal. Kasi, mahirap yung ano, guys, yung kumikita ka ng ano, kumikita ka ng malaki, tapos hindi naman alam nyo na yung ibig kong sabihin, bubulangan lang naman yung ano. Basta guys, alam ko naman na ano, diba, mga nakakarilig dyan, OFW, ano lang, basta gawin mo rin yung tama. Bali ito, yung Hardin Dia, saan mo pa magano to? Sa June pa mamumulaklak to. Sana mamulaklak kasi ito, bagong transfer din lang namin to. Ito yung fortune na tinatawag. Pagpalitan mo, ay pag-anoin mo to, kailangan buwan ng ano, April. Kasi ito, katatapos ng ano, mamulaklak. Riman mo lang. Kasi diba, ang bilis ano to. Ang bilis tumuko. Nagulat ako. Yung ito tawag nun, yung lizard ng ano, okay, nandyan pala sa gilid. Nakala ko, woo, gulat ko dun ah. Ay, nervyoso ka pa naman, Mike. Para mamayang hapon ay ano na lang tayo, linis-linis. Kasi pag ano to, ito mga dahon na to, malalagas lahat to guys, hanggang ano, hanggang pagtapos ng ano, pagtapos ng ano, winter. Maaari wala kang nakikitang lantang dahon dyan sa paligid, lalo na pag puno, pag ano na, kailangan putulin mo na lang. So kayo naman dyan guys, anong ano naman, ano naman yung pintong sa ano. Tapos mga itong ano nyo dyan sa naranasan nyo rin sa iyong mga ano, paglaki,
sila ano kasi mga ate ko kasi guys, mga siyempre mga babae. Hindi naman sila nag-ano sa bukid diyan eh. Kumbaga, yung panganay lang namin nagpupunta. Yung ano na ano dati, yung college, tumutulong din minsan kasama ko. Tapos ano rin, ano ba yung story na to ah? kasi lumaki sila sa lola, kaya doon sila mismo sa ano, hindi masyadong na ano sila sa na-expose doon sa bukid, kagaya ko na talagang ano araw-araw doon. Mangyayari kasi doon guys, kahit araw-araw, di ba? Bago pumasok sa school, mga punta kami muna sa bukid mga isang oras bago pumunta sa school. Tapos pag-uwi naman kahapon, tarik na o pagkatasong pa ng magmerinda sa hapon, pag-uwi ng alas 4:30, karit na yung aking nahawakan tsaka lagayan ng pagkain ng ano, lagayan lagayan ng damo para kuan para sa alaga nating baka no. Kasi yun ang inaano namin eh, yung baka, yung alagaan mo ng 3 months kasi kung sibibinta mo, depende. Meron yung ano kasi dati guys, yung baka ko na ano, hindi ko makalimutan din yun. Yung alaga ko ng grade 4 ako, hanggang bininta ko yun ng ano. Binili namin ng ano pa na panahon na yun? 16K. Bininta ko yun nung ano, nung kasi nag-Taiwan na ako nun. Pag-uwi ko nun, 21 years old ako. Tsaka ako bininta yung baka na yan. Naibinta ko ng 32K nun. Ang puhunan yung baka kasi nun, ang uso kasi sa amin nun. Halimbawa, yung mayor nyo, magpapaalaga sa'yo ng ano, yung baka. Tapos, depende sa'yo kung gusto mong bilhin. Yun, ganun. Pero tapos, yung kita, yung tubo nun, halimbawa, 4,600 dati yung ano eh. Ano mo yung baka, magkano tubo nun, maghahati kayo. Tapos ibalik mo sa kanya yung puhunan, gano'n. Kaya yun ang maganda rin yung ano sa amin nun. Kumbaga nagbibigay din ng pangkabuhayan din yung ano. Depende sa'yo kung ano kasi siyempre baka. Pwede mo rin ano yun guys, di ba? Pwedeng pang araro. Kung ano yung kaya niyang ano, turuan mo lang. Pero social yung baka sa amin, pinapaliguan mo. Mano-mano kasi hindi naman gaya ng kalabaw na humihiga sa tubig. So yun, ang dami ko na yatang nadada sa inyo guys. At ganito lang gagawin natin. Pag ano, magpunot. Tsaka ano na rin. Basta mga ka-OFW lang, alam niyo naman na gawin nyo na yung tamang trabaho. Trabaho lang guys. Pag na-miss mo yung pamilya mo, tawag ka lang. Promise. Kasi nung panahon na yon, hindi pa uso ang cellphone nun. Diba? Yung nakakarilig dyan, nakaranas, 1990s. Diba? Wala pang cellphone nun, kundi telepono lang, mga beeper. Ano ba yung beeper ba yung tawag nun? Para maganda naman tong ano,
Maganda naman yung paningin nila sa ano, kasi may bisita tayo sa dito. Shout out kay Cherry Chen, Taiwan Warrior. Bago ka pa lang sa iyo aking YouTube channel guys, baka please paki-consider naman po na paki-like mo na yan at i-share mo, kasi yung like kasi guys, yun kasi yung isang basihan ni YouTube na ano, pag-like yung para mas dumami yung ating views, i-share niya yung ano, na makita ni YouTube na marami nagla-like yung ating mga video. At salamat din guys sa mga hindi nag-skip ng ads sa aking YouTube, kasi ano, doon tayo ano sa ating ano guys, yung ating revenue yung sa ads. Salamat sa mga hindi nag-skip. Thank you so much guys, at siyempre paki subscribe na rin at paki-share mo na lang sa iyong katabi o sa mga friends niyo, kaibigan. Maraming salamat po. At ano na rin, malaking tulong na rin sa amin yon, eh lalong lalo na ngayon sa ano, di ba, mga ano tayo, may pinag-aaral tayo. So and yung mga hindi nanonood, baka ano, paki-consider na rin. Maraming salamat din. thank you. So ito guys, at hindi ko alam kung anong oras na naman. Time check tayo. 11:38. So, maya-maya. 2 minutes na lang. At mag-ano tayo doon. Magluluto pa ako ng ano. Nag-prito tayo ng isda. Kaya ito guys, at maraming salamat sa ating konting kwento, sa ating pinagdaanan sa buhay. Pero kung gusto nyo ano, comment below lang, at mas marami tayong kwento sa buhay na mas talagang aso nga lang masyadong emotional yung mga yung ganung bagay, yung pinanggalingan natin na kung ano yung naranasan natin, diba? So yun guys, maraming salamat sa pagtambay nyo ulit. Thank you so much. Stay humble. Peace out.